life. So, ang title na pag-uusapan natin, yan, paki-flash nyo na po ang title, The Good Life, A Simple Life. Yan, hindi yan, unang-una po. Yan, The Good Life, A Simple Life in Christ. So, bilang mga tao, bilang isang kabataan, para sa inyo, pwede ba ako magtanong? Para sa inyo, ano yung good life? O yung mabuting, o maayos na buhay? Para sa inyo, ano ba yung maayos na buhay? Sino pwedeng sumagot? Kahit isa lang. Ano yung maayos na buhay para sa inyo? Pera, no? Pera. Sino pa? Ha? Peaceful. Sino pa? Andaw? Happy family. Sino pa? Para sa inyo, ano yung maayos na buhay? Kompleto ang pamilya, mayaman, di ba? Bilang kabataan, ang tingin natin, ang maayos na buhay, mayaman, maraming pera, may chicks, happy friend, maraming kaibigan, no? Tapos na yung assignment, tama ba? No? Nakapag-apply na ng magandang course, may magandang school, maraming kaibigan. Ano pa yung tingin nyo maayos na buhay? Hindi pinapagalitan ng magulang, pinapayagan sa gala. Di ba? Tingin natin, ayun yung maayos na buhay. Bilang isang mga tao na ang kala natin na maayos na buhay, dito sa mundo, yung walang problema, lahat ng bagay sa'yo, pabor, lahat madali, wala kang kakaharapin pagsubok. No? So, nag-search ako sa Google. Pwede pa paki-flash natin yan. Yan. Nag-search ako sa Google. Sabi ko, what is good life? Nag-search ako ng ganyan. So lumabas, sabi doon, the kind of life that people with a lot of money are able to have, she grow up poor, but now she's living the good life. Tinan mo, kahit yung Google sinasabi, magkakaroon ka ng maayos na buhay kapag mayaman ka. Sino dito mayaman? Maayos ba buhay nyo? Kompleto ba ang buhay nyo? Sino dito yung mayaman? Tingin nyo, kaya nyo bilhin yung mga bagay na gusto nyo. Hindi naman lahat, pero kaya nyo bilhin yung mga bagay na gusto nyo. O yung mayaman yung magulang nyo. Sino dito apo ni Henry C? Sino apo ni Henry C? Baka meron, tatropahin ko kayo. Hindi, joke ka lang. So kung meron dito mayaman, tatanungin ko kayo, maayos ba yung buhay nyo? Maayos ba yung kinalalagyan nyo? Masaya ba kayo? Kasi nakakarinig ako ng mga balita, may mga mayamang nagpapakamatay. May mga mayamang sumusuko sa buhay. No? So parang hindi naman totoo pag mayaman ka, meron kang good life. Na pag mayaman ka, nasa iyo na lahat. Sino kasi ano? Daniel Padilla? Pag pogi ka, meron kang good life. Pag maganda ka, meron kang good life. Ayun yung tingin ng marami. Ayun yung tingin ng mga kabataan. Kaya masyado silang insecure sa paligid nila. Na akala natin, ay, ang pogi-pogi naman nun. Pangit ako eh. Maitim lang ako, ang puti nun. Ang laki ng katawan nun, oh. Ba't kaya ganun? Lord, ba't mo ako binigyan ng gantong magulang? Lagi na lang ako pinapagalitan. Buti pa si ganto. Pinapayagan sa ganyan. Masyado tayo nagre-reklamo sa mga bagay na meron tayo, na wala tayo at meron sa iba. So akala natin, magkakaroon tayo ng magandang buhay kapag marami tayong pera. So, sabi dito, Jesus turned the definition of good life upside down. No? Sa verse na ating binasa, si Jesus, ginamit niya yung word na blessed o yung blessed na word para i-define yung good life. No? So, tayo mga kabataan, lagi tayo nagpo-post sa Facebook, sa Instagram, sa kung saan, kung ano-anong platform, lagi natin yung hashtag bless. Lagi natin sinasabi, hashtag bless. Nakatanggap ng regalo, hashtag bless. Nakapasa sa school, hashtag bless. Pinayagan mag-swimming, hashtag bless. Lagi tayo nag-hashtag bless kapag meron tayong nakukuhang pabor dito sa mundo. Nagpo-post tayo ng hashtag bless kapag masaya lang, kapag pabor sa atin lahat. Di ba? Meron ba dito nagpo-post ng hashtag bless, pinalo ako ng mama ko? Meron ba?
Meron ba dito nagpo-post na hashtag bless? Nabagsak ako. Bagsak ako sa school, hashtag bless. Meron ba? Baka meron ha? Meron, wala. Diba, wala? Meron ba dito yung nagpo-post ng hashtag bless? Nasagasaan ako, patay. Wala, diba? So lahat tayo, tinitignan natin ang good life, ang maayos na buhay kapag masaya lang, kapag nag-i-enjoy lang, kapag lahat pabor sa atin, no? Kapag nakakain ka ng masarap, ayun yung mabuting buhay. Pero, ngayon, pag-uusapan natin, ano ba yung sabi ng Bible about sa magandang buhay? Wow! Sa maayos na buhay. Ano ba yung ibig sinasabi ng Bible sa maayos na buhay? So, meron tayong pag-uusapang tatlong bagay kung paano ba tayo magkakaroon ng maayos na buhay. So, how to have a good life? Tingin nyo, kayo tatanungin ko kayo, paano ba kayo magkakaroon ng magandang buhay? Sasali kayo sa ano? ABS-CBN, magandang buhay? Ano? Tingin nyo, paano ba tayo magkakaroon ng magandang buhay? Diba? Sinabi ko na kanina. So, dito, sabi sa Bible, tinuro sa atin ng Bible, to have a good life, we must focus on things above. Tumingala ka nga. Tingala lang kayo. Siglit lang. You know? O, di ba? Baba na. So, sabi sa Bible, we must focus on things above. Ano ba yung mga bagay na meron dyan? Pader, kisame, ilaw, bubuyog, lamok. So, kailangan daw natin tingnan yung mga bagay na heavenly things. Jesus reorient our priorities and focus on the coming kingdom of God instead of on the temporary comforts of this world. Dito sa verse na ating binasa, sa book na ating binasa, sinabi ni Jesus na tayo bilang isang kabataan o bilang isang anak ng Diyos, para tayo magkaroon ng magandang buhay o maayos ng buhay, kailangan tumingin ka o mag-focus ka sa mga bagay na hindi nawala dito sa mundo, kundi nasa Panginoon. Ano ba yung mga bagay na nasa Panginoon? Ano ba yung mga bagay na kailangan natin gawin na nakakalugod sa Panginoon? Sabi sa verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Now, kung isipin natin na ang maayos pala na buhay, parang iba. But dito, blessed are the poor in spirit. Parang ang negative, may poverty, no? Poverty in spirit na kung saan. Ikaw, kapag bamayaman ka, kapag mahirap ka, mananatili kang mahirap. Gusto mo lang lagi kang mahirap? Sino dito yung nabuhay na mahirap, mamamatay na mahirap? Sino gusto ng ganun? Di ba wala? So, ang thinking ng mga taong kapuspalad, ay gusto ko magkaroon ng kotse, gusto ko magkaroon ng ganyan, malaking bahay, malaking mansyon, no? So dito, in-emphasize ni Jesus na magkakaroon ng good life ang mga taong poor in spirit. Kasi doon sila magsisik sa Panginoon. Doon nila papayamanin yung relasyon na meron sila sa Diyos. Diba? Kung ang mahihirap, nais nilang yumaman, tayo rin dapat mga Kristiyano, hindi lang tayo sa material kapayaman, kundi sa relasyon natin sa Panginoon. Huwag puro relasyon sa kapwa mo, huwag puro relasyon sa jowa mo. May jowa na ba kayo? No, puro tayo, kailangan kong maging mature para tanggapin ako ng magulang crush ko. Kailangan kong maging pogi para tanggapin ako ng mga tropa niya. Kailangan kong mag-ilibre lahat ng tropa niya para tanggapin nila ako. Lagi tayong nagpapayaman sa mga bagay na meron sa mundo. Pero tayo, mararamdaman natin na kahit meron tayong jowa, no? Kahit meron tayong maraming kaibigan, kapag mag-isa na lang tayo sa kwarto, mararamdaman natin na parang kulang pa rin to. Parang hindi pa rin ako masaya. Sino yung ganun? Na parang kahit pag mag-isa ka sa kwarto, mag-isa ka sa bahay mo, mararamdaman mo hindi ka masaya. No? So, ayun yung hindi genuine yung kasiyahan na mararanasan natin kapag nag-focus tayo sa mga makamundong bagay. So tayo bilang isang mga kabataan, para magkaroon ka ng magandang buhay, we must focus on things above. Nice. Kailangan nating i-focus yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kung paano tayo yayaman sa langit,
no? Naniniwala ako na kailangan natin mag-invest dito sa lupa para sa langit maganda yung bahay mo eh, 'di ba? So ayun yung iniisip ko na Lord, kapag lagi akong sumasama sa evangelism, sa mga gawain mo, kapag lagi akong nagpupuri, kapag lagi akong nananalangin, kapag binabahagi ko yung mga salita mo sa mga tao, doon ako nakakapag-invest sa langit, doon ako nakakapag-invest sa kingdom mo. So tayo bilang isang Kristiyano, huwag ka lang mag-invest na sa mga bagay na meron dito sa lupa. Hindi ko naman sinasabing masama mag-ipon, masamang magpayaman, hindi ko sinasabi, wala akong sinabing ganun. Ang sinasabi ko, kapag tinabunan ka na ng mga bagay na meron dito sa lupa, ay na yung masama. Diba? Lahat ng sobra ay masama. So, kapag ikaw, ang focus mo lagi, ang attention mo, is magpayaman, magpapogi, magpaganda, magpost na magpost, mali ka na. Sabi mo mga sa katabi mo, mali ka na. Mali ka na. Kasi laging natatabunan na yung mga bagay na dapat sa Panginoon. So tayo bilang mga tao, ang buhay na meron tayo ay hiniram lang natin sa Panginoon. No? Sino ba naman yung manghihiram tapos hindi susuli? Ako, natanda ako, may nanghiram sa akin tapos hindi sinuli, galit na galit ako eh. Diba? Paano pa kaya ang Panginoon? Kapag hindi natin sinuli na maayos yan, magagalit ang Panginoon sa atin. Gusto mo ba yun? Diba? Ayaw natin. So, kailangan natin mag-focus sa mga bagay na makalangit kaysa makamundo. Kasi ang makamundong mga bagay, hindi sa atin magbibigay ng genuine na kasiyahan. So, pangalawa, how to have a good life? We should surrender all our worries to Him. Sabi sa verse 4, blessed are those who mourn, for they will be comforted. So, tayo bilang isang mga kabataan, para magkaroon daw tayo ng maayos na buhay, kailangan natin surrender lahat ng mga problema natin sa Panginoon. Lahat ng mga pagsubok na meron tayo, isurrender natin sa Panginoon. Kasi kadalasan tayo kapag namumblema tayo, kapag may mga pagsubok tayong inaharap, ang ginagawa natin, sinisisi natin yung Panginoon eh. Lord, kala ko ba mahal mo ako? Ba't mo ako ginanto? Ba't nakaranas ako ng ganto? Imbis na mag-surrender tayo sa Lord, ang ginagawa natin, sinisisi pa natin siya. Amen? O kaya, ang ginagawa naman natin, kapag meron tayong mga problema, pre, punta mo ako sa bahay, inuman tayo. Pre, bili ka alak, pre. Sino dito yung ganun? Kapag may problema, iinom na lang. Pre, walwal tayo. Beshey, walwal tayo. No? Mahal, gala naman tayo. Namimiss na kita, may problema kasi ako. Sino yung ganun? Si ano? So tayo, bilang mga kabataan, syempre, na tayo, kapag may mga problema tayo, lagi tayong nakatakbo, nakaasa sa mga tropa, sa mga kaibigan, minsan nga sa magulang, hindi pa eh. Mas okay sana kung magulang eh. Pa, inom tayo. Ma, inom tayo, ma. Hindi, joke lang. So, huwag tayong ganun. Hindi natin mararamdaman yung comfort kapag sa mga kaibigan lang natin. Aasarin ka lang yan eh. Yan, kre, tanga-tanga mo kasi. Iniwan ka na, binalikan mo pa. Ew! Walang nagbabanggit ng pangalan dyan. Diba? So, ayun na yung mararamdaman natin kapag sa kaibigan tayo tamakbo. Na ang expect mo, ay kakampihan na ako na itong kaibigan ko, kilala ko na ito eh. Siguro magiging maayos yung buhay ko kapag sinumbong ko sa kanya yung nanuntok sa akin sa kanto. Ay pre, binanalan ako, JR! JR! Tayo, di ba, lagi tayo nagsusumbong sa mga tao sa paligid natin. Pero hindi naman natin nakukuha yung solusyon na hinahanap natin. Amen? Hindi natin nahahanap yung kasiyahan na hinahanap natin. Imbis na ma-comfort ka, iiyak ka lalo. Kung naman pre, lalo mo pa akong inaasa, may problema na ngayon tao eh. Diba? Ganun kadalasan sinasabi natin. Kasi mali yung tinatakbuhan mo. Sabi mo nga, mali yung tinatakbuhan mo. Yan. Kasi mali tayo ng tinatakbuhan. To have a good life, we should surrender all our worries to Him. Sino ba siya? Si Lord. Kailangan natin ibigay lahat ng mga problema, hinanakit. No? Hindi lang pag masaya ka, doon ka magsisimba. Hindi lang kapag sagana yung buhay mo, doon ka lang mag-church.
Hindi lang kapag maganda yung tugtugan sa church, doon ka lang magsisimba. Ay, ang iingay ng tugtugan ng Linggo, sige, absent po na ako. Di ba? Ay, ang corny ng palaro ng youth namin. Upo tayo, ano yun? Upo tayo, meron ba nun? Minsan naman, keso, ano yun? Di ba? Parang iniisip natin, at tayo bilang mga kabataan, na mararanasan natin yung saya kapag tumakbo tayo sa mga taong nasa paligid natin. No? Dapat, ang unang-una mong tinatakbuhan, sino? Amen, si Lord. Kasi si Lord, hindi mo natin siya naririnig, pero makikita natin yung bawat kilos niya kapag sa kanya tayo lumapit. Kapag inuuna natin siya, makikita niya na, itong anak ko, alam niyang ako lang makakaresolba ng lahat ng problema niya. Magdadala siya ng mga sitwasyon na kung saan mag-test sa'yo, no? Magbibigay sa'yo ng lakas, na kung saan mararamdaman mo na itong problema, ay naranasan ko na to dati. Sinold na to ng Panginoon eh. So alam ko na to kung paano isold. Eh kapag sa kaibigan mo tumakbo, sa mga tropa mo tumakbo, ay ito, nag-inom na kami dati. Napag-usapan na namin ito sa inuman eh, sa basketball eh. Ano ba yung pinagkwentuhan namin noon? Makakalimutan lang natin. No, hindi tayo makakahanap ng solusyon sa mga problema. So, para magkaroon tayo ng maayos na buhay, we should surrender all our worries to Him. Huwag ka magtago, no? Walang, hindi, yung kalahati ng puso mo sa Lord, yung kalahati kay ganto, kay ganyan, sa ganto, sa ganyan. Dapat buong puso mo, isusurrender mo sa Lord. Buong isip mo, isusurrender mo sa Lord. Alam mo ba, alam nyo ba na ang Lord ay jealous God? Hindi lang yung jowa mo yung seloso, si Lord din seloso yan. So, mahal nyo ba si Lord? Mahal nyo ba si Lord? So, kung mahal nyo si Lord, hindi nyo siya pagsisilosin. Amen? Huwag mong bigay yung kalahati sa mundo, tas yung kalahati kay Lord. Para kang ano niyan, para mong kabit si Lord niyan, dati hindi ganun. Amen? So tayo bilang isang Kristiyano, we should surrender all our worries, hindi lang buong worries, buong buhay natin, buong puso't isip natin sa Panginoon. And last, how to have a good life. So ito yung last, how to have a good life. We should seek God's righteousness. Ano yung tinatawag na righteousness? Sino kakaalam ng righteousness? So, ang righteousness ay katuwiran, no? Sa word na righteousness. So, we must seek God righteousness. Kailangan natin i-seek yung kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi sa verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. So, bilang mga kabataan, bilang isang anak ng Diyos, para magkaroon tayo ng maayos na buhay, kailangan sinisik mo yung righteousness ng Panginoon. No, yung kaalaman na nanggagaling sa Panginoon. Huwag yung puro makamundong bagay lang yung inaalam mo. Ay, gusto ko matutunan yung mag-drums, gusto ko matutunan yung mag-basketball, gusto ko matutunan magmura. Ang galing kasi ng tropa ko magmura, lahat ng mura, alam niya. Pero dapat hindi tayo ganun. Puro yung mga makamundong bagay yung gusto natin namin, pero yung kaalaman ng Panginoon, hindi natin gusto yung mga kayang gawin ng Lord sa buhay natin, hindi natin inaalam. Kaya lagi tayo namumblema eh. Kaya akala natin lahat ng pagsubok na dumadaan sa atin, hindi natin kaya. Oo, sino naniniwala dito na, naniniwala ba kayo na ang Lord bibigyan kayo ng mga problemang hindi nyo kaya? Sino naniniwala? Sino dito magtataas ng kamay na ang Lord bibigyan ako ng mga problemang hindi ko kaya? Amen. Sino mo magsasabing amen? Sinong hindi? Taas kamay. Ano? Mute ba? Ano ba? Nakikinig ba kayo? So, yung iba akala natin na ang Lord bibigyan tayo ng mga problemang hindi natin kaya. Akala natin ang Lord hindi tayo bibigyan ng mga problemang hindi natin kaya. Nagkakamali tayo dyan. No? Si Lord, iaalaw niya, hindi niya tayo bibigyan, iaalaw niya tayo maranasan yung mga problemang hindi natin kaya. Alam bakit? Kasi para lumapit tayo sa Kanya. Para saan pa si Lord kung lahat naman kaya mo? Para saan pang may Diyos kung lahat naman kaya mo? Di ba?
So, ang Lord, inaalaw niya. Nagkamali ako kanina, hindi binibigyan. Inaalaw. Inaalaw lang ng Lord. So, ang Lord, inaalaw niya na makaranas tayo ng mga problema ang hindi natin kaya para lumapit tayo sa Kanya. Para mag-seek tayo sa righteousness niya, sa kaalaman niya, sa katuwiran niya. No? Sabi dito, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. So, tayo daw bilang mga tao, tayo daw ay pinagpala kapag meron tayong kauhawan, gutom sa kaalaman na meron sa Panginoon. So, huwag tayo lang magpapalamon sa mga bagay na meron dito sa mundo, kundi alamin natin yung mga bagay na dapat inaalam natin sa Panginoon. Amen? Kasi, para ka mamumuhay ka na puro ang alam mo lang, worldly things, mga bagay na meron sa mundo, pero di mo alam yung gusto ng Panginoon sa buhay mo, no? Ang inaalam mo lang yung gusto ng kulang mo. Ito yung gusto kong course. Gusto ko astronaut ka. Pero ang gusto ng Lord, engineer ka, pastor ka, no? Musician ka, preacher ka. Ayun pala yung gusto ng Panginoon sa'yo, pero pinipilit mo, Lord, gusto ko maging astronaut. Ayun yung gusto ng magulang ko eh. Diba? So huwag natin ipilit yung gusto natin. Kasi para magkaroon tayo ng magandang buhay, kailangan lagi natin sinisik yung gusto ng Panginoon. So, ulitin ko, how to have a good life. Focus on things above. We should surrender all our worries to Him. Seek God's righteousness. So, for our conclusion, sabi ni sa Matthew 5:12, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. So, tayo bilang mga tao, tayo ay magalak, no? Kapag merong nagko-condemn sa atin, kapag merong naninira sa atin, na yung mga nag-church naman na yan, paglabas niyan, di naman yung mga Kristiyano yan eh. Ikaw, church ka pa, lagi ka namang bagsak sa school nyo, no? Mapalad ka kasi may nakakaalam na Kristiyano ka. Amen? Napapansin nilang meron kang Diyos. So kapag may nagaganon sa'yo, pansinin mo, tanggapin mo na lang yun as a blessing. Napapansin pala nilang may Diyos ako. Napapansin pala nilang may Kristo ako sa buhay ko, no? So, sa lahat ng mga bumabati ko sa inyo, tandaan nyo lahat, yung mga dating Kristiyano, yung mga disciple ni Jesus, hindi lang batikos yung natanggap nila, pinatay pa sila, no? Tinali pa sila, sinunog, nilason, pinugutan ng ulo, tinali na pabaliktad, lahat yung naranasan nila. Kasi mahal nila si Jesus. So, good life ba yon? Kung titignan natin, parang hindi. Parang hindi good life yung pinako sila sa krus, hindi good life yung pinugutan sila ng ulo, hindi good life yung nilason sila. Di ba? Parang hindi maayos na buhay yun. Kasi ang sakit nun eh. Ang saklap nun. Pero kung titignan natin siya, no, as blessing, makikita natin na sinacrifice nila yung buhay na yun para hanggang ngayon makarating yung salita ng Panginoon na pinag-aaralan natin ngayon. Amen? No? Sila nag-sacrifice para makarating sa atin yung mensahe na nais ng Panginoon para sa atin. So, ayun lang yung nais ng Lord na ituro sa atin ngayong hapon na ito, na i-take natin yung good life, no? Hindi dito sa mundo, hindi sa material na bagay, hindi sa mga makamundong bagay, kundi sa mga bagay na makalangit. Amen ba? So, tayong lahat ay manalangin. Hallelujah.